Blaster. Sa ulo natin mga nagbabagang balita ngayong umaga, pagdalo sa COP28 sa Dubai, kinansela ni Pangulong BBM, kaligtasan ng mga Pilipinong na hostage, prioridad ng presidente. Confidential funds ng Office of the President nananatili sa Senate version ng 2024 proposed national budget. Paninira naman kay Vice President Sara Duterte isang demolition job ayon sa isang political strategist. At mga abogado ng SM&I mistulang binusalan sa pagdinig ng kamera para sa prangkisa ng TV network. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Diyos Marahay Naga sa Indogabos, Diyos Mabalos, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. It's good to be back kayong pong unong araw ng Disyembre, December 1, 2023. Ako po si MJ Mondiha. Sunshine News Blast. Sa unang bugso po ng ating mga balita ngayong umaga, hindi na itutuloy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdalo sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28 sa Dubai, UAE. Ito upang personal na tugunan ang aniyay important development sa hostage situation na ginasasakutan ho ng 17 mga Filipino seamen. Kinumpirma ito ng Pangulo sa isang post sa kanyang social media account. Nakasaad sa post ni Pangulong BBM na magpapatawag o nagpatawag na siya ng pulong para mapadali ang pag-dispatch ng high-level delegation sa Tehran, Iran na may layuning magbigay ng kinakailangan tulong sa mga marino. Sinabi rin ni Pangulong BBM na ipinagkatiwala niya kay Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang napamunuan ang delegasyon ng COP28. Sunshine News. Sa ibang balita, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy ang sinasagawa nilang negosasyon para mapalaya ang 17 mga Filipino seamen na kasamang na hostage sa isang cargo ship sa Red Sea. Sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na sa kasalukuyan ay maayos naman ang kalagayan ng mga na hostage at hindi malayo mapalaya ang mga ito. November 20 nang ma-hijack ng Houthi rebels ng Yemen ang barkong Galaxy Leader. Nasa 25 naman ang crew members ito na maglalayag o naglayag sa Red Sea. Sa mismong pahayag ng Houthi rebels, inabi nilang sila ang nang hijack ng barko at patuloy na itong gagawin sa anumang mga barkong may kinalaman o may kaugnayan sa Israel. Ang Houthi rebels ay nakikisimpatya sa Hamas na kasalukuyang maelitan ngayon sa Israel. Sa panagdamaan ng Israel, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sa 25 hostage ng Houthi rebels ay wala doong Israeli. Sa katunayan, mga kababayan, mga Bulgarian, Mexican, Ukrainian at mga Pinoy ang onboard na nasabing barko. Sunshine News. Sa ibang balita naman, malapit nang matapos ang ginagawang OFW lounge sa terminal ng NAIA. Ito sa NAIA Terminal 1. Sa ito sa mga programang tinutulak ng OFW party list, mga kababayan, na magsisilbing pahingahan ng ating mga balikbayan, lalo na yung mga na-offload by delayed flights. Huwebes ng umaga, personal na inspeksyon ni Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ang nasabing proyekto. Kasama nito mga opisyal ng MIAA na si Assistant General Manager Rafi Regular, Chief Terminal Operations Nilo Reyes at iba pang mga opisyal. Sa December 15 ho, bubuksan ang OFW Lounge. Sasabay din nito ay ang pagkakaroon ng health desk para ho sa mga Pinoy na nangangailangan ng tulong medikal. Posibleng sa Enero naman, bubuksan ang OFW Lounge na IA Terminal 3. Target din ng party list na makapagtayo ng OFW Lounge sa mga paunahing airport sa bansa. Samantala, pagkatapos dyan, tumungo naman sa bahagi ng Rizal si Congresswoman Magsino para sa 169 na mga kwalipikado sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced o tupad beneficiaries. Sunshine News. Sa ibang balita naman mga kababayan, alas 6:10 ng umaga, ireago ng Philippine National Police o PNP na pormal lang nagtapos ang 74 na araw na election period. Ito sa katarapos lamang mga kababayan ng Marangay-Esque elections ngayong taon. Sa isang pulong palitan sa Campo Crame, mga sinabi po ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na mula Agosto 28 hanggang Nobyembre 29, wabot ho sa 2,672 katao ang naitalang lumabag sa gun ban. 2,087 naman ang mga barila na kumpiska ng mga otoridad sa iba't ibang mga checkpoints nationwide. Habang 2,241 naman ang mga baril ang isinuko sa mga otoridad
2,753 na mga baril naman ang idiniposito para ho sa safekeeping. Kapagkalari na 331 insidente, 331 incidents kung saan 105 ang validated na election-related crimes. 5 naman ang suspected na may kinalaman sa election-related incidents at 221 ang non-election-related incidents. Sa 105 na validated na election-related incidents, 57 ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Mayroon namang 28 na nasawi, 100 nasaktan at 40 na unharmed sa panahon ng halalan. Sinabi naman ni Colonel Fajardo na sa kabila ng mga naitalang insidente ay may tuturing na pangkalahatang peaceful. Mapayapa ang pagdaraos, tagumpay ang pagdaraos sa Marikina elections dahil walang naideklarang failure of elections. Magandang umaga pala sa mga nakikinig sa ating balitaan. Balik tayo sa DZAR 1026 Sunshine Radio sa inyong mga radyo at sa lahat po ng ating sister stations nationwide. Nananatili raw kasama sa Senate version and 2024 proposed national budget ang inihiling na confidential funds ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Coco Pimentel, aba nasa 4 billion pesos ang inihinging confidential funds ng Office of the President. Kamakailan lang ay kinusyon ng mga kritiko ang konti funds ng ilang mga ahensya ng gobyerno. Wala naman raw ang kinalaman sa seguridad. Dahil nga dyan ay binawi ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang hiling na konti funds para maiwasan na din ang gulo. Sa paugay na balita, nais raw pabagsakin si Vice President Sara Duterte. Doon nakikita ng political strategist sa si Maluti Kia sa mga nangyayaring galawan ngayon sa Kamara simula po magsimula ang budget hearing. Matatandaan na kunasyon ng mga mambabatas ang 125 million pesos na konti funds o confidential funds na natanggap ng OVP, Office of the Vice President, mula sa Office of the President. Ngayon din ang hiniling ng OVP at ng DepEd, Department of Education, na confidential and intelligence funds para sa 2024. Naging maugong rin ang planong impeachment laban sa vice-presidente. Dahil dyan ay hindi mauunawaan o nauunawaan ni Tikia kung bakit patuloy ang pambubugbog sa isang sangay ng pamahalaan kay VP Sara, gayong hindi naman ito tatakbo sa darating na 2025 midterm elections. Palagi rin anyang sinasabi ni VP Inday na suportado nito si Pangulong Bongbong Marcos. Sunshine News Blast! Sa politika, pag nangyari plinano, yaang pagtigil sa impeachment, sa tingin ko, tinitingnan lang nila ang proseso. Sino sa mga legislators na kasama nila ang pwedeng tumimon sa ganong effort. Yung impeachment naman, kung meron kayong issue, pwede naman yung dalhin dyan. Pero hindi ako naniniwala na tigil yan. Kasi kung tigil yan, nakinig dapat ang House of Representatives. Maaga pang sinabi ni Presidente, nakinig sana. Eh hindi naman nakikinig, at patuloy pa rin eh. Hindi ako naniniwala na tapos yan. Sa kabilang banda naman, naginiit ni Tikia na kahit anong gawing paninira laban sa magamang sina Sara at Pangulong Rodney Duterte, former president, ay hindi mawawala sa publiko ang uri ng kanilang pamumuno. Sunshine News Blast! Yung talagang brand ng Duterte, hindi mo maaalis yan eh sa taong bayan, hindi mo mabubura. Tatandaan natin, bumaba ang dating Pangulo na napakataas ng approval and trust rating. First in the history of Philippine politics na mayroong nagre-retiradong pangulo na ganung kataas. Ngayon, yung ginagawa sa anak, tingin ko ang taong bayan talagang tiningnan. Kung CIF lang, dapat binuksan lahat, di ba? Pero siya lang, yung tinira. Kaya yung sinabi ni dating pangulo, huwag nyo naman ganyanin ang aking anak. Sa ordinaryong Pilipino, ramdam yun. Kaya hindi ko alam kung paano nila babalik na rin ang story. Ang tinig mga kababayan ni political strategist Maluti Kia sa panayam ng SMNI Radio. Nangihinayang naman ang political strategist sa sitwasyon ngayon ng unit team dahil sa ilan na isinusulong na pansariling interes. DZAR Sunshine Radio. Pwede naman ang report na ating masisipag na SMNI Radio reporters. Alkalde ng Quezon, suportado ang inilabas sa pasya ng kalihim ng DALG laban kay Police Lieutenant Colonel Mark Abong. Anong issue ito? Si Jimmy Mendoza sa Detalye. Jimmy, go!
Kaya magandang umaga sa iyo. Lubos na sinusuportahan ng alkalde ng Luxon Location ang desisyon ng Department of Interior and Local Government na ibinasura ang apila na inihain ni Police Lieutenant Colonel Marta Julio Abong Gaugnay MJ sa pagkakasangkot niya sa hit and run at lasing na pagmamaneho noong Agosto 22, 2023 sa kapaan ng si Street Quezon City na ikinamatay ng tricycle driver na si Joel La Rosa at kinasugatan ng isang pasero. Pinagtibay ng DLG ang naunang desisyon ng National Police Commission o NAPULCOM, Regional Appellate Board, National Capital Region NCR, First Division. Gayun din si DIB Secretary Benjamin Abor Sr., pinatasan ni BNP Chief Police General Benjamin Siakoda Jr. na agad na maglabas ng implementing order ng pagpapaalis kay Abong ayon sa rekomendasyon ng Quezon City Fleb Law Enforcement Board o Fleb 4th Division. Sa desisyon nito noong Marso 21, 2023, nagpasalamat si Quezon City Mayor Joe Belmonte kay DLG Secretary Abalos sa paninindigan ng desisyon ng Fleb na sinasalamin nito ang matatag na pasya ng pambansang pamahalaan sa naigalang ang check and balance sa mechanism laban sa mga nagkakamaling mga pulis na nilika ng DLG Act of 1990 at sinusugan ng PNP Reform and Recognition Act. Ayon kay Mayor Jerry Belmonte, ang desisyon nito ay nagpapatunay din na ang Quezon City Fleb ay nagbigay ng makatarungan at patas sa desisyon. Hindi malugod na tinanggap ang resolusyon ng Quezon City Prosecutor Office na nagsasabing may sapat na ebidensya para sa paglilitis kay Abong sa mga kasong kriminal na isinampas sa kanya kaugnay sa panunugod sa isang bar at pagpapaputok ng baril nito namang Nobyembre 26. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jimmy Mendoza, kapartner mo sa balita at servisyo. Kapartner News Blast, babalik ng Sunshine mga headlines. Mga abogado ng SMNI, mistulang binusalan sa hearing ng kamara sa prangkisa ng network. Former presidential spokesman Harry Roque narawagan sa media practitioners sa mandigan kaysa sa SMNI. Imbestigasyon naman ng kamera sa network may chilling effect sa malayong pananalita. At kabataan party list Representative Raul Manuel ibisigahan sa Senado kaugnay sa Monoy recruitment sa mga kabataan sa NPA. 618 sa buong kapuluan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. SMNI, balita, totoo. Kahit saan ka man, konektado ka sa mga pangyayari sa bansa. Sa pamamagitan ng DZAR 1026 Sunshine Radio Online. Para laging updated sa mga balita, bisitahin lang ang www.dzar1026.ph. I-follow din ang aming mga social media account sa Facebook at Twitter na DZAR1026. Dinigna sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sa mga nanood at nakinig sa hearing kahapon ng House Committee on Legislative Franchises, natin po ang run-up sa nangyaring ganap. Mismong si House Secretary General Reggie Velasco, mismo mga kababayan na naglinaw, 91.8 billion pesos ang travel expenses ng Office of the Speaker. Ayon kay Secretary o Sec. Jen Velasco, mahigit 4 million pesos lamang ang nagastos ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon sa travel expenses. Mahigit naman sa 35 million pesos ang nagastos sa lahat ng official trips ng mga kongresista. Sa kabuuan, mahigit sa 39 million pesos lamang ang nagastos ng Kamara sa foreign trips ngayong 2023. Matatandaan na natanong sa programang Laban Kasama ang Bayan sa SMNI kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel expenses ng mga taga-kamara. Milyon na naman ng SMNI na hindi ito bintang kundi nagtatanong lamang ang isa sa host ng programa na si Ka Eric Celis kung totoo ba ang issue.
Dahil sa paglilinaw sa hearing, aminado naman si Ka-Eric na hindi tugma. Datos na kanyang source sa aktwal na ginastos sa kamera. DZAR Sunshine Radio. Sa kaugnay na balita, SMNI Legal Counsel sa House Committee hearing sa prangkisa mukha raw'ng binusalan. Narito ang report ni Jade Calabroso. Medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Sana huwag naman. Sana mali ako. Pero ang feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito. Ito ang pakiramdam ng legal counsel ng SMNI na si Attorney Rolex Suplico kaugnay sa mga resolusyon na inihain sa kamera laban sa TV network. Isa si Attorney Suplico sa mga humarap sa pagdinig nitong Huwebes, Nobyembre 30 sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises na pinamunuan ni 2nd District Paranaque City Congressman Gus Tambunting. Siyempre papatawag ka dito yung mga congressmen yan eh. Mga leaders yan ng ating bansa. Mga powerful persons yan dito sa Republika ng Pilipinas. Tapos papatawag ka dito. In fact, nakita mo yung invitation, kami lang eh. What is so special about Suarasu? Kasama din sa mga legal counsel ng SMNI na humarap sa pagdinig si Attorney Mark Tolentino. Anya, welcome para sa kanila na sagutin ang mga alegasyon laban sa SMNI. We feel motivated. Naipakita namin na yung motto ng SMNI, naipakita ang katotohanan. So we feel motivated, we are inspired, lalo na sa mga televiewers namin na to prove that truth matters. Yung motto namin na ang katotohanan lang ang ipapalabas sa news and high degree of professionalism. So yun ang nakita namin, hindi yung harassment, kasi yung harassment na word, maybe may harassment or not, but sa amin, we consider it as an inspiration and challenges na lalong palakihin, lalong pagandahin ang programa ng SMNI. Dagdag pa ni Attorney Tolentino, hindi lang SMNI kundi ang interest ng bayan, lalo na ang malayang pamamahayag ang ipinaglalaban ng TV network. Bigyan yun, but of course, right naman nila yan, power nila naman yan, discretion naman nila yan. So we are here, hindi naman namin control kung ano yung ginagawa nila. We are here to defend Suarasug Media Corporation. And of course, not just Suarasug, but the interest of the public, particularly the freedom of press and the freedom of expression of the Republic of the Philippines. Sa tanong kung ang nasabing pagdinig sa kamera ay politically motivated, ito ang sagot ng mga abogado ng SMNI. Posible, meron o wala. Sa amin, opinion lang namin to, but I think mas maganda sila ang tanungin nyo kung may political motivation ba silang gagawin, may harassment ba sila, I think sila dapat sumagot niyan, hindi kami. After all, sila ang mga politiko, hindi kami. Tatlong House resolutions ang tinalakay nito Huwebes. Kabilang dito ang HR 230 na inihain ni ACT Teachers Partido's Representative Franz Castro, HR 1428 ni Gabriela Partido's Representative Arlene Brosas, at ang reklamo ni Quezon Congressman JJ Suarez tungkol sa alegasyong maling ulat laban sa House Speaker. Inaasahan na sa araw ng Martes, sa susunod na linggo, ay ipagpapatuloy ng nasabing komite ang pagtalakay sa mga nasabing resolusyon laban sa SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNI News. Samantala, former presidential spokesman Harry Roque narawagan sa media practitioners sa manindigan kaisa sa SMNI. Imbestigasyon naman ng kamera sa SMNI may chilling effect sa malayang pananalita. Si Creslin Catarong naman sa detalye. Nanawagan si dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga media practitioner na manindigan kaisa sa Sunshine Media Network International o SMNI sa gitna ng mabanta ng pagpapawalang bisa ng prangkisa dito na anyay isang pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag. Ang pahayag ay kaugnay ng imbestigasyon ng Kamara de Representante para silipin ang prangkisa ng SMNI matapos magpalabas ng umano'y maling impormasyon patungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Sa kamuning pandesal forum sa Quezon City nitong Huwebes, sinabi ni Roque na kung titingnan ang video clip, nagtatanong lang naman aniya ang SMNI anchor ng programang Laban Kasama ang Bayan na si Jeffrey Ka-Eric Celis kay Speaker Romualdez kung may katotohanan ba na 1.8 billion pesos na ang kanyang nagastos bilang travel fund. Nitong Huwebes, naging sentro rin ng imbestigasyon ng Kamara ang isyu ukol sa umunoy nasabing halaga ng travel fund ni Romualdez. Kaya nga po sa ngayon na binantaan na ang isang media outfit na SMNI, di umano dahil sa fake news. Na kung titignan nyo naman ang clip, eh nagtatanong lamang kay Speaker Romualdez kung may katotohanan ba na 1.8 billion na ang kanyang nagastos bilang travel fund, tinatanong po niya yon kung totoo. Hinihinga niya ng kumpirmasyon si Speaker Romualdez. Ang fake news po, kung sasabihin na gumastos ka ng 1.8 billion.
Sa nakikita ni Roque, ang maaaring resulta ng isinagawang investigasyon ay hindi lang aktwal na pagsusupil ng malayang pananalita, kundi magkakaroon din anya ito ng chilling effect sa freedom of expression. Anong resulta ng investigasyon? Ito po ay magre-resulta sa chilling of the right of freedom of the press na sangayon po sa kaso ni Chavez versus Gonzales nung pinagbawal ni dating Secretary Gonzales ang pag-eere ng Hello Garci tape, na ito po ay sakop sa pagbabawal by way of prior restraint, hindi lang po yung aktwal na pagsusupil ng malayang pananalita, kundi yung mga bagay-bagay na po pwedeng magkaroon ng chilling effect on freedom of expression and freedom of the press. Dagdag pa ni Roque, hindi maaaring gamitin ng Kongreso ang banta na ikansela ang prangkisa para supilin ang isang media outfit. Iba po kasi ang kaso naman ng SMNI sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN, paso po yung kanilang prangkisa at walang kahit anong magagawa para pilitin ang Kongreso kung ayaw sila bigyan ng prangkisa. Pero kapag meron ka na pong prangkisa at habang importante ang malayang pamanalita at malayang pamamahayag, hindi po pwedeng gamitin ng Kongreso yung banta na ikansela ang prangkisa para supilin ang isang media outfit. Yan po ay pinagbabawal dahil yan po isang form of prior restraint or subsequent punishment na pinagbabawal po ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Kaya naman umapila si Roque sa media workers na makiisang protektahan ang kalayaan sa pamamahayag. Ang tanong ko, nasan kayo, mga kasama natin sa media, sa panahon po na meron na namang banta laban sa kalayaan ng malayang pamamahayag? So nananawagan po ako ngayon sa lahat ng mga media practitioners, kinakailangan po magkaisa muli. Noong Maguindanao massacre, nagkaisa po tayo. Noong mga libel cases na sinampa ni dating FG, nagkaisa po tayo. Samantala, nagpahayag naman ng pananaw ang dating palace official tungkol sa punot dulo ng sunod-sunod na isyu, mula sa ipinupukol na isyu sa SMNI hanggang sa House Resolution kaugnay ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at umano'y impeachment kay Vice President Sara Duterte. Well, sinasabi ko na po na politika naman lahat ng pinagmumulan ng lahat. At kung titignan nyo ang mga landmark decisions ng Korte Suprema sa constitutional law, lahat naman yan nagdulot din, nagmula rin sa politika. From the time of Tanyada versus Angara, to the time of Francisco versus House of Representatives, to the time of Roque versus Arroyo, lahat po yan politika. Okay? At hindi po natin mapagkakait na siguro nagkaroon lang ng personalan sa panig ni Speaker Romualdez at ni VP Sara Duterte, kaya lahat ito po ay nangyayari. Sa kabilang banda, binigyang diin ni Roque ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara bilang presidente at vice-presidente sa isang plataforma ng pagkakaisa o unity. Dahil sa pagkakaisa, meron tayong lakas para harapin ang lahat ng pagsubok. Sana po lahat ng sumuporta sa unity team, kasama na po si Speaker Martin Romualdez, ay hindi maging instrumento ng pagkawatak-wata. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, SMN News. Sunshine News. Ulit tayo sa ating balitaan, mga kababayan. Paimbisigahan raw ni Senator Bato de la Rosa si kabataan Congressman Raul Manuel. Aba, ito ay sa kasunod ng mga natanggap na impormasyon ng senador mula sa mga dating rebelde. Mismong si Manuel raw ang responsable sa recruitment ng mga kabataan para sa CPP and PANDF. Ayon kay Senator Bato, bumibisita raw mismo si Manuel sa mga kampo para ipakita ang kanyang membership sa mga bagong recruit. Kung mapatunayan ay maharap si Manuel sa paglabag ng mga bataan sa may kaugnayan sa Anti-Terrorism Act. Samantala, hinggil sa posibleng panghihimasok ng International Criminal Court o ICC sa drug war ng dating Duterte administration, sinabi ni Senator Bato na handang-handa siyang harapin ang anumang imbestigasyon, lalo na't siyang namuno noon sa Philippine National Police o PNP nang ipinatupad ang drug war. Binigyang din lamang ni Senator De La Rosa na wala siyang kinatatakot hinggil sa issue, sabay ng paniniwala na malulusatan niya ang magiging imbestigasyon sakaling makapasok sa bansa ang ICC. DZAR pamahalaan tuloy-tuloy ang tulong para sa mga dating supporten rebelding grupo sa lalawigan ng Abra. Si Almar Forsuelo mula Campo Crame sa Detalye. Almar, go, go! Nahagi sa bawat membro ng People's Organization sa lalawigan ng Abra ang iba't ibang programa ng pamahalaan. Ang nasabing pamamahagi ay sinagawa sa katatapos lang na two-day People's Organization o PO workshop
na inorganisa ng 10th Infantry Battalion at 24th Infantry Battalion sa barangay Tagudtod, Lagangilang, Abra. Sinasabi ng aktibidad, pinindisinta ng BILG, DOLE, DAR, PSDAT-TNP ang kanilang mga programa at servisyo na pwedeng makuha ng bawat people's organization, lalong-lalo na sa paggawa ng mga project proposals na malaki ang may tutulong ng mga ito para makapagsimula. Maliban dito, naituro din sa mga ito ang pamamaraan kung paano maiwasan ang pagpasok ng mga makakaliwang grupo sa kanilang mga barangay na ang layunin ay sirain ang pamalaan at hikayatin sila para mag-aklas laban sa gobyerno. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lieutenant Colonel Limuel Baduya, ang commanding officer ng 10th IB, pinasalamatan nito ang bawat dumalong member at leader ng POs dahil sa ganitong pamamaraan ay nalalaman ang pamalaan ng kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa mga proyektong nararapat na ihatid sa kanila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahal, Almar Forsual, kumatid sa Balita Servisyo. Susunod sa ating mga headline, LTO Chief Vigor Mendoza inireklamo sa Ombudsman dahil sa umano'y issue ng katawalian. Yan at marami pa mga detalye, bangan agad-agad sa aming pagbabalik. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sunshine News Blast. Sa wakas, nandito na ang pinaka-aabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Race, Vespa motorcycle, and 1 year free fuel, and many more. But wait, there's more! Sa kada karga tuwing Sunday sa simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa! Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka! Promo period from November 10, 2023 to February 22, 2024 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 179864 Series of 2024. Kahit saan ka man, konektado ka sa mga pangyayari sa bansa sa pamamagitan ng DZAR 1026 Sunshine Radio Online. Para laging updated sa mga balita, bisitahin lang ang www.dzar1026.ph. I-follow din ang aming mga social media account sa Facebook at Twitter na DZAR 1026. Dinig na sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ito ang Sunshine Radio. Panig sa katotohanan, naniniwala sa katwiran, at nangangalaga sa inang kalikasan. Sunshine News Blast! Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Balik tayo sa ating broadcast sa mas pinalawak po na pamamahayag natin sa SMNI Radio DZAR 1026. Sa lahat po ng mga nanonood sa ating official social media streams, ano na po sa YouTube, mahigit 1,000 tayo ngayon sa YouTube ha. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta, sa inyong mga dasal at inyo pong mga dalangin sa harap po sa ating himpila. Alas 8:34 na sa inyong mga relo, dapat raw pag-aralang maigi ang pagbibigay ng amnistiya sa mga miyembro ng CPP and PANDF at iba pang mga rebelding grupo. Ito ang giniit ng political strategist si Maluti Kia sa panayam ng SMNA News kaugnay sa pagbibigay ng amnistiya at muling pagsusulong ng peace negotiations sa CPP and PANDF. Sunshine News Blast! Itong amnesty, mabalik na naman tayo dun sa hindi zero-sum game kasi ang amnesty eh. Hindi pag pumirma ka, tigil ng putukan, wala nang patayan. Matuto tayo sa kasaysayan. Every time na meron tayong amnestiya, lumalakas na lumalakas ang kalaban. Wala naman ceasefire. Magugulita na kamakailan lamang ay nilagdaan sa pagitan ho ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ang para sa muling pagbuhay ng peace talks, ginit naman ay tikiya na dehado ang sundalo at pulis sa naturang hakbang. Sunshine News Blast! Bakit natin pinapaboran sila? Dahil ang estado may 56 years of history dealing with them. O
Huwag sana nating kalimutan yung mga yon. At pag magde-decide tayo sa amnesty, tingnan nyo ang Armed Forces of the Philippines. Sila yung nasusugatan. Sila yung namamatayan. Ang pamilya nila naiiwan. Biro mo dun sa statement, may sinabing Hamas-like bombing? Yung ba ay katanggap-tanggap sa estado? Ang tinig ng political strategist si Maluti Kia sa panayam ng SMNI News. Militar nagpabot ng tulong at pag-asa sa mga biktima ng sunog sa Bongao, Tawi-Tawi. Si Paul Montibon sa detalye. Paul, go, go! Sa tulong ng Naval Forces Western Mindanao, matagumpay na naipabot ng Philippine Army Finance Center Producers Incorporated Cooperative ang kanilang tulong at hatid na pag-asa sa mga biktima ng sunog sa Barangay Poblacion, Bongao, Tawi-Tawi. Nangyari ang insidente ng sunog nitong nakaraang September. Binubuo ang ayuda ng hygiene kits, water kits at sleeping kits. Sa kabuuan ay umabot sa mahigit na 1,000,000 piso ang halaga ng tulong na naipabot ng mga militar sa mga beneficiaryo nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pumahal at pulat Paul Montibon, ka-partner mo sa Balita Service. Binibigay naman ang guarantee letter o GL sa IX program ng DSWD, sinuspindi. Alamin bakit sa report ni Sheena Torno. Sheena, go, go! Kinumpirma nga ng Department of Social Welfare and Development na hindi muna mag-i-issue ng guarantee letter sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AIDS program sa lahat ng opisina sa bansa. Paliwanagan ng DSW, kailangan bigyan saan annual liquidation na bahagi ng taon ng fiscal obligation alinsunod na rin sa utos ng Department of Budget and Management at ng batas. Bakit sa abiso ng DSWD, ang suspension sa pag-i-issue ng guarantee letter ay simula sa December 7 hanggang sa December 31 ng taong kasulukuyan. Kailangan kasi ng sapat na oras sa pag-aayos ng mga kinakailang dokumento para mabayaran ng mga service provider sa mga naiabot na tulong sa mga kliyente ng ahensya sa pamamagitan ng guarantee letter. Ngunit, upang hindi mahinto ang tulong ng ibinibigay ng DSWD, patuloy pa rin ang pamimigay ng outright cash assistance para sa mga kwalipikadong beneficyaryo. Sa susunod na taon, sa Enero, ay muling ibabalik ang pagbibigay ng guarantee letter ng DSWD. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, kapartner mo sa Balita TV. Kapartner News Live! Ulit tayo sa ating mga detalye, 6:37 sa inyong mga relo. Nilinaw ngayon ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi suspindido ang military operations ng kasundaluhan laban sa natitirang miyembro ng komunistang teroristang grupong CBP-NPA-NDF. Ikaw ang pahayag na opisyal sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, kaugnay sa inilabas ng pamahalaan, ito lamang kamakailan na Oslo Joint Communique kung saan posibleng buhayin raw ang peace negotiation sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines at ng gobyerno natin. Iwanag ng opisyal bukasan niyang pangulo sa lahat ng posibilidad at paraan upang matapos ang armed conflict. Sinabi pa ng opisyal na maliban sa pagpapatuloy ng military operations ay hindi rin ihihinto iba pang mga programa ng AFP at ng pamahalaan sa pagkamit ng kapayapaan. Aminado naman ng pamahalaan na maging sila ay hindi alam kung saan hahanto ang nasabing hakbang, ngunit siguro lang nila na ipagpapatuloy ang magandang nasimula ng AFP laban sa mga makakaliwang grupo. Matatandaan na nabanggit na communique ay nilagdaan noong November 23 sa Oslo, Norway. AR Sunshine Radio. Standby Almar Forsuelo sa ating mga report. Operasyon kontra CBP-NPA-NDF, suportado ng Defense Department ng Bansa. Si Paul Montibon sa detalye. Pinawi mismo ni Defense Secretary Gilberto Chiduro ang pangamba ng publiko kaugnay sa sinasabing pagbabalik ng peace talks o peace negotiation sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front. Sa panayam ng media, sakalihin kinumpirma nito na wala pang gumugulong na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF. Ayon kay Chiduro, tanging exploratory talks pa lamang ang nangyayari sa magkabilang panig. Because the headline that came out actually is peace talks. But that is not the correct situation, as Secretary Galvez will confirm. These are exploratory talks. There are no formal peace talks yet. And so, the people who are reacting are jumping the gun.
Dahil dito, magpapatuloy ang law enforcement operations ng Armed Forces of the Philippines laban sa CPP-NPA-NDF. Giit ng kalihim, patuloy na tutugisin ng tropa ng gobyerno ang mga armadong grupo na banta sa katahimikan at seguridad ng bansa. Ang klaro dito is that the armed forces will continue their law enforcement operations. Nabatid na planong tapusin ng militar ang communist armed conflict ngayong taon. Nauna na rin inanunsyo ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo na hindi niya irerekomenda ang suspension of military operations sa CPP-NPA-NDF ngayong Kapaskuhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNA News. 88th Infantry Battalion naman, suportado ang hakbang ng LGU ng Antipolo kaugnay sa pagpapanatili ng kapayapaan. Si Almar Porcelo sa Detalye. Almar, go, go! Upang malaman ang mga plano at inisyatibo ng lokal pamahalaan ng Antipolo patungkol sa kapayapaan at kaunlaran sa nasabing lungsod, ay nagbigay ng kortesiya si Lieutenant Colonel Mark Anthony Ruby, ang commanding officer ng 88th Infantry Battalion ng Philippine Army, sa tanggapan ng punong lungsod ng Antipolo na si Casimiro June Alcantara Inares III. Sa nasabing courtesy call, sinabi ng battalion commander na handa ang kanilang unit na suportahan ang mga layunin ng punong lungsod, kasama na ang pagpapalaganap ng kultura ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang pagbisita ay bahagi ng pakikipag-ugnayan ng ATSIB sa mga lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan upang mapalakas ang koordinasyon at kooperasyon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na may kinalaman sa seguridad, kaayusan at pag-unlad ng komunidad. Samantala, napasalamat naman ang punong lungsod ng Antipolo sa pagbisita ni Lieutenant Colonel Ruby at ipinahayag ang kanyang pagpapahalaga sa servisyo ng ATSIB. At sinabi ng alkalde na ang syudad ng Antipolo ay patuloy na magsusuporta sa unit at magbibigay ng tulong sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa usaping insurhensya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal. Almar Forswell, ako pardon mo sa Balita Service. Bideya naman at BJMP Provincial Office ng sagawa ng Joint Operation Greyhound sa loob ng piitan sa Bataan. Si Jimmy Mendoza muli sa Detalye. Jimmy, go, go! Ngayon ang nagsagawa ng Joint Greyhound Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at Balanga Municipal Jail sa lugar ng Paribere sa Municipal Jail ng Lalawigan ng Bataan. Ang Operation Greyhound ay pinangunahan ng mga tauhan ng Bideya Bataan sa ilalim naman ng pangangasiwa ni IA5 Liwanag Sandaan Provincial Officer kasama ang Pidea SCSK na Unit Bataan at ang BJMP Region na 3. Ang nasabing operasyon ay nagbunga ng negatibo sa anumang pagkakaroon ng illegal na droga para pernalia at kontrabando sa ilalim ng Republic Act 9165 ayon kay Sandaan Provincial Officer ng Pidea ng Bataan Region. Tuloy-tuloy ang kanilang ugnayan sa BJMP sa mga pita nito ng lalawigin ng Bataan Kongres sa paglaban ng pinagbabawal na droga sa loob ng piitan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jimmy Mendoza ang partner mo sa balita at servisyo. Sunshine News Blast. Ulit tayo sa ating mga balita. Masusing pinag-aaralan ng DOJ, mga kababayan, o Department of Justice, ang mga legal na hamon at mga posibleng mangyari sakaling bumalik o mapasailalim muli ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kinukonsidera rin ito ng DOJ kung anong magiging kapalit kaugnay dito. Kasabay niya na iniiwasan umano ng DOJ na magmukhang balimbing ang Pilipinas, kaya kailangang pag-aralang mabuti ang gagawing hakbang dahil kinukonsidera din ang interes na at kapakanan ng bansa. Magugunit ang giniit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC na isinusulong ng ilang mambabatas. Kalaunan ay kumambyo naman ng Pangulo at sinabing pinag-aaralan na ng pamahalaan ang ilang opsyon at posibleng pagsali muli ng ICC sa bansa. ZAR Sunshine Radio. DALG, may mensahe ngayong World AIDS Day. Si Paul Montibon sa Detalye. Paul, go, go! Nagtabot ng mensahe sa Interior Secretary Binor Abalo sa mga Pilipino na mag-iisa sa paglaban kontra AIDS sa bansa. Ngayong araw kasi, may pinikilala ang December 1 bilang World AIDS Day. Kasabay dito ang panawagan ng kalihim sa mga LGUs na paigtingin ang mga programa nito gaya ng AIDS Councils, Local AIDS Coordinating Body at iba pang interventions laban sa HIV-AIDS. Batay sa datos ng DOH na sa 50 bagong kaso ng HIV-AIDS ang naitatala kada araw para sa taong 2023. Pinababahala naman ito ng pamahala na dapat nila ito matugunan sa lalong madaling panahon.
para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nagtuulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balitang Service. Samantala, LTO Chief Vigor Mendoza ay nireklamo sa Ombudsman dahil sa isyu ng katiwalian. Si Sheena Torno sa detalye. Sinampahan ng patong-patong na reklamo ng isang public transport group at supplier ng plaka si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Ito'y matapos magtungo ang Federated Land Transport Organization of the Philippines o FELTOP at PPJKG Philippines Incorporated sa Office of the Ombudsman umaga ng Webes. Kasong plunder, dishonesty at grave misconduct ang isinampang kaso ng supplier ng plaka ng LTO na PPIJKG Philippines Incorporated. Ito raw ay dahil sa pagpanig ni ASIC Vigor sa isang claimant kahit ang kaso pa ay nililitis sa Regional Trial Court Branch 90 sa Quezon City. Kami po ang awardee ng 2014 na kontrata ng mga plaka sa Land Transportation Office. Regarding po sa aming kaso, PPIJKG Philippines Incorporated na kinasasangkutan po ng LTO. Sila po ang nag-file ng interpleader case. Para sa dalawang claimant po, ang kumpanya po namin at ang isang claimant. Ang nangyari po, sila po ay pumanig sa kabilang claimant habang ang kaso po ay nililitis pa po sa RTC Branch 90 Quezon City. Ang nakaraang award po na bigay po sa amin ay nagkakahalaga ng 3.2 billion. Inirereklamo rin ng kumpanya si Annabel Arcilia Margaroli na dati nilang project financer. Ayon kay Kalanang, tapos na ang kanilang kontrata kay Margaroli, ngunit tila nais din umano nito na i-claim ang 470 million pesos na natitirang koleksyon ng kumpanya sa LTO. 2014 nang ma-award sa kanilang 3.2 billion pesos na pondo para sa procurement ng plaka. Sinabi naman ni Attorney Mark Tolentino, legal counsel ng kumpanyang PPIJKG Philippines Incorporated, violation of trust and confidence ang ginawa ni LTO Chief Mendoza dahil sa pakikialam sa nakabinbing kaso. May tinatawag na pinabura niya, we do not know, maybe he is compromised. It depends to the investigation sa Office of the Ombudsman. Kasi bilang isang empleyado, ng government, kailangan siya, yung trust niya, ang public office is always public, is a public trust. Dapat ang taong bayan, ang amo niya, hindi yung may mga vested interest diyan ng mga negosyante. Umaasa naman si Kalalang na mabibigyang pansin ng Office of the Ombudsman ang kanyang reklamo laban sa nasabing opisyal. Lagi po natin tatandaan na habang ang kaso po ay nasa korte pa, tanging ang husgado lang po ang dapat tumatol at hindi po ang kung sino man. So the rule of law must be applied to all. Samantala, bukod naman sa supplier ng plaka, naghahain din ng reklamo ang transport group na FELTOP laban pa rin kay ASIC Mendoza. Ito raw ay dahil sa pagpapabalik ng computer system fee sa Land Transportation Management System na pabigat sa mga motorista. Bakit ginawa yon ni Attorney Vigor without doing due diligence sana? Kung meron siya nakitang mali doon sa LTMEI, dapat pinag-aralan niya muna, hindi agad siya lumabas ng memo. Kasi yung pagtanggal ng 169 na computer fee, pabor po sa amin yun. Malaking bagay at malaking tulong po sa amin yun. Kaya nakikita namin merong grave abuse of discretion, negligence on the part of Attorney Vigor. Kasi kinalimutan niya yung general welfare namin mga motorist. Dahil dito, humihiling ang FELTOP Group na patawan ng preventive suspension si ASIC Vigor Mendoza. After the filing of this case, the Office of the Ombudsman will conduct investigation. Of course, bibigyan sila ng summon para sagutin niya yung lahat ng mga reklamo. After that, pag may probable cause, iakyat yun sa prosecutor's office, then diretso na sa Office of sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, hinihingian ng pahayag ng SMNA News si LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza kaugnay sa mga akusasyon na ipinupuko laban sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNA News. Samantala, sa ibang balita, PNP Chief Acorda pinagunahan ng official ceremonial lighting of Christmas tree at Christmas lanterns sa Campo Crame. Si Paul Montibon sa detalye. Paul, go, go! Masaya at makulay ang ginawang ceremonial lighting of Christmas tree and lanterns sa loob ng Campo Crame kagabi noong November 30, 2023. Pinangunahan ito ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at iba pang matataas na opisyal ng PNP. Pasko ng kakaisa tungo sa bagong Pilipinas ang tema ng aktibidad.
na puno ng kasahan at sayawan ang gabi. Kasabay ng mensahe sa publiko na makipagtulungan para sa isang mapayapa at maayos na pamayanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas pumahan. Nagugulat po Montibon, kapartner mo sa Pabalita Service. Samantala, Paskong handog para sa mga senior citizen naman sa lungsod ng Maynila. Kasado na, Merry Christmas! Detalye mula kay Jimmy Mendoza. Jimmy, go, go! Merry Christmas! And then, Merry Christmas din sa'yo. Aabot sa 175,000 ng mga senior citizen sa lungsod ng Maynila ang makakatanggap ng kanilang Paskong handog mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa darating na Disyembre 13 at 14, nagsagawa ng inspeksyon kahapon sila Manila City Mayor Hanil Acuna Panan at Vice Mayor Ayura Sergo Nieto sa mga gift boxes sa University of Manila na ibibigay sa senior citizen ng mga residente ng Maynila o Manilenyo ng lungsod. Ayon sa alkalde, naglalaban ng thermo-isolated food container set up low sugar choco wafer ang naturang regalo para sa mga senior citizen na pamaskong handog mula sa LGUs para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Jimmy Mendoza, kapartner mo sa balita at servisyo. Kapartner News Blast ng Sunshine News Blast. Sa ating balitang negosyo, Pilipinas bumaba ang rankings sa World Digital Competitiveness ngayong taon. Balita abroad, probinsya ng Pakistan, mahigpit na pinagutos ang deportation at pagpaparesto sa undocumented Afghans. Balita sports, Kayla Sanchez, mara nang mairepresenta ang Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Balita showbiz, Elton John, hinihikayat ang mga mambabatas sa Britain na palakasin ang kampanya kontra HIV at AIDS. 651 sa buong kapuluan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa pagsambulat ng mga pinakabagong balita sa loob at labas ng bansa, nakaantabay ang DZAR 1026 Sunshine Radio. Isama ang inyong mga kapartner sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Business News Blast. Pilipinas, bumaba ang ranking sa World Digital Competitiveness ngayong taon. Si Valvir Gracia sa ating balitang negosyo. Bumaba ang ranking ng Pilipinas sa 2023 World Digital Competitiveness Ranking ayon sa International Institute for Management Development o IMD. Sa inilabas ng IMD, nasa 59 sa ranking ang Pilipinas mula sa 64 na bansang kalahok dito. Noong taong 2022 ay nasa 56 ang bansa. Pinagbabatayan dito ang performance ng bansa sa larangan ng kaalaman, teknolohiya at future readiness at sa mga nabanggit, nagsibabaan ang performance ng bansa kaya nagresulta rin ito sa pangkalahatang pagbaba ng ranking sa World Digital Competitiveness. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Valdivin Gracia, kapartner mo sa Balita at Servisyo. International News Blast. Probinsya sa Pakistan, mahigpit na pinag-utos ang deportation at pagpaparesto sa undocumented Afghans. Aba, sa gitnang silangan tayo. Si Sigurd Castañeda sa ating Balita Abroad. Ipinag-utos ng Balochistan Province sa Pakistan ang mahigpit na pagpapadeport at pag-aaresto ng mga Afghan na iligal na nasa kanilang bansa. Hakbang ito ng probinsya bilang pakikiisa sa ipinatupad na nationwide crackdown sa mga Afghan na nasa kanilang bansa. Ipinaliwanag na ng Pakistan kung bakit ginawa nila ang pagpapaalis ng undocumented immigrants kasama na ang libu-libong Afghans sa kanilang bansa. Ayon kay Pakistan caretaker Prime Minister Anwar Ul Haq Kakar, 15 suicide bombings na ang nangyari sa kanilang bansa kamakailan at lahat ng ito ay kagagawan ng Afghans. Ipinalam na ng Pakistan ang mga pangyayaring ito subalit hindi sila pinansin ng mga Taliban na siyang kasalukuyang namamahala sa Afghanistan sa kabila ng pagiging magkaalyado nila sa loob ng ilang taon. Sa katunayan pa niya ay tumaas ng hanggang 60% ang militant attacks sa Pakistan simula nang maupo sa kapangyarihan ang Taliban noong 2021.
2021. Tumaas rin anya ng 50% sa mga suicide bombings at 200 na ang Pakistanis na nasawi dahil dito. Ito na ang dahilan kung bakit napagdesisyonan ng Pakistan na paalisin na sa kanilang bansa ang undocumented immigrants kasama na ang Afghans na matagal lang naninirahan doon. Matatanda ang November 1, 2023 nang sinimula ng Pakistan ang pagpapaalis sa undocumented immigrants. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, si Grid Castaneda, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports! Sports! News Blast! Kayla Sanchez, marinang mairepresenta ang Pilipinas sa 2024 Paris Games. Si Carla Abellana sa ating balitang sports. Inaprubahan na ng International Olympic Committee ang aplikasyon ng Phil Canadian swimmer na si Kayla Sanchez para irepresenta ang Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Kinumpirma ito ni Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino. Matagal nang kumakatawan para sa Canada si Kayla noon at sa 2020 Tokyo Olympics ay naipanalo niya ang nabagit na bansa ng silver medal para sa 4x100 meter freestyle relay at bronze medal para sa 4x100 meter medley relay. Nitong July 2022 naman ay nagsimula ng maglaro para sa Pilipinas si Kayla. Para sa Diyos at Pilipinas kumahala, Carla Abellana, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast! Elton John, hinikayat ang mga mambabata sa Britanya na palakasin ang kampanya kontra HIV/AIDS. Si Alisa Torres sa ating balitang showbiz. Hinihikayat ngayon ng British singer na si Elton John ang mga mambabata sa Britain na gumawa ng paraan para labanan ang HIV at AIDS. Sinabi ito ng singer sa isang event na inorganisa para sa kanya sa House of Parliament ng Britain. Nagtayo ng AIDS Foundation si John noong 1992 at nakalikom na ito ng maraming pondo na ginagamit naman ito para maiwasan ang HIV infections at ang stigma hinggil dito. Target na rin ng United Kingdom na makamit ang zero HIV transmission sa England sa taong 2030. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Alisa Torres ko, partner mo sa balita at serbisyo. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. When your goodness is tried, double or triple and multiply it. Overcome evil with good. Kapag inyong kabutihan ay sinubukan, doblehin, triplehin at parabihin mo pa ito. Pagtagumpayan ng kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sunshine News Blast! Ay, mga kababayan, maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa ating umagang balitaan, lalo na sa mga nasa YouTube at nakikinig sa ating mga radyo via DZAR 1026 SMNI Radio Manila. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today kay Kuya Dodong Torres, kay Jay Lazaga at kay Irene Divina Gracia at sa lahat po ng mga may birthday today. Happy birthday! At para po sa ating Christmas countdown, mga kababayan, dahil today po ay December 1, about 24 days to go na lamang. Pasko na! Merry Christmas sa ating mga Congresista! At maligong bagong taon, 2024. Sumayin niyo po, mga kababayan, ang mga balitang dapat yung malaman ngayon pong unang araw ng Disyembre. Kay bilis po ng araw at parang kahapon ay January lang. Ngayon ay Friday, December 1st. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, kagalang-galang at butihing pastor, Pastor Apollo Sikibuloy. Sir, sa lahat po ng inyong pagtitiwala sa aming lahat na maging kabahagi ng inyong pong misyon na magbigay po ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan sa ngalan po ng pagbabalita. Ako po si MJ Mondihar. Maraming salamat. Susunod na ang programang Puso ng Bayan at iba pang mga programa ng SMNI. Mabuhay ang Pilipinas! Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast! Sumainyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.